Simula ng pagkalat ng sakit na COVID-19 sa iba't ibang parte ng mundo, ay nagsimula ring maghanap ang mga eksperto ng bakuna laban dito. Sa ngayon, nagtulungan ng pamahalaan at mga kumpanya mula sa iba't ibang bansa at ginawang prioridad ang paggawa ng bakuna. Matapos masiguro ng Philippine Food and Drug Administration o FDA na ligtas ang bakuna, mabibigyan ito ng emergency use authorization para magamit ng gobyerno. Ang bakuna ay gawa sa hindi naaktibo o inactivated, pinahina o weakened, o mga pinatay na kopya ng buo o piling parte ng pathogen. Mahalagang maunawaan na ang mga katangian nito ay iba sa original na virus at hindi ito nagdudulot ng sakit. Ang pathogen na sanhi ng sakit ay maaaring isang bakterya, virus, o iba pang mikroorganismo. Kapag naibigay ang vaccine sa katawan, ay naghuhudyat ito ng isang natural immune response kung saan gumagawa ng antibodies ang katawan sa paraan ng pagkuha ng mga piling parte ng mikroorganismo at pagproseso nito para hindi na siya nakakahawa, ginagaya ng isang bakuna ang mga pathogen na nakadudulot ng sakit upang ma-stimulate ang natural immune response ng katawan. Ginagaya ng bakuna ang proseso ng pagkakaroon ng sakit at pagbuo ng antibodies na hindi kasama ang mga masasamang sintomas at epekto. Ang layunin ng mga antibodies ay protektahan ang katawan natin at labanan ang mga virus o bakterya. Kapag nakagawa na ng antibodies ang katawan natin, kinukod ng ating memory cells ang mikroorganismo upang madali itong maalala at mamukaan ng katawan. Ngayon na alam na ng mga memory cell ang itsura ng virus, kaya nang gumawa agad-agad ng katawan natin ng antibodies kapag nahawahan tayo ng totoo, buhay at buo na virus. Importanteng maalala natin na malaking tulong man laban sa COVID-19 ng pagkakaroon ng vaccine, hindi ito gamot uluna sa sakit na ito. Kahit may bakuna na, kailangan pa rin nating sundin ng mga minimum public health standards para mas mabawasan ang pagkakataong mahawahan tayo ng COVID-19. Isanitize lagi ang kamay. Magsuot ng face mask at face shield. Dumistansya ng 1 metro. At panatilihing malusog ang sarili at matibay ang resistensya upang maiwasan ang pagkakasakit. Laging tatandaan, prevention is still better than cure. Kaya naman patuloy lamang ang pagsasagawa ng preventive measures. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solution sa COVID-19.